Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada, sana po itong ating video ay makatulong sa inyo. At again, sana po yung mapanood ninyo buo dahil andito po lahat ang aking ipapakita sa inyo kung ano tong klaseng trabaho na to, saan matatagpuan, at subukan kong ilagay yung kanilang email address upang kayo nga ay kung sa tingin ninyo kayo qualify at sa tingin ninyo yung inyong mga resume ay maganda na, pwede kayo mag-apply, isend nyo sa email yung inyong mga resume at yung cover letter. So, ganun pa mga guys, sabi ko sa inyo na talagang importante sa paghahanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada, importante na maayos yung inyong qualification dahil yan po ay pinaka-importante. Ito po'y halimbawa lamang. Sa kumpanya namin ay naghanap kami ng draftsman. Dahil ako kasi ang draftsman. At mabusisi yung pagtingin ng mga qualifications. Kahit sinasabi nilang sila po'y may mga experience na importante pa rin dyan yung accuracy ng pagsulat ng mga resume. Importante din yung years na nagstay ka sa company. Importante din yung detalye kung ano mga ginagawa mo sa trabaho. So, ganun pa man sa ating mga kabayan na gusto at nagnais na pumunta dito, kahit anong trabaho hinahanap nyo, kahit maging welder kayo, kahit maging fruit picking kayo sa dairy, mga farm, or anong klaseng trabaho, nani, name it kung anong trabaho gusto nyo, importante na ayusin ang inyong mga resume kung kayo nga ay mag-apply ng mga trabaho dito. Kung kayo man ay gusto talaga ninyong magpunta dito, yan ang ma-advise ko sa inyo na ayusin ninyo ang inyong mga qualification. At marami tayong mga trabaho, opportunity na pwede ninyong puntahan. No? Sa mga naghahanap ng mga legit agency, meron tayong mga agency sa Pilipinas, puntahan nyo yung Work Abroad at PH, puntahan nyo yung PUEA, puntahan nyo yung DMW, dahil andun lahat nakapost yung mga trabaho. Sana ay makakwalify kayo sa mga trabaho dyan. At simple lang naman, ang tip ko sa inyo ay tingnan nyo, basahin nyo kung ano bang hinahanap nila. Tapos, tingnan nyo rin yung anong mga resume nyo. Kung pwedeng maging pareha, mas maganda sila tingnan. Pero medyo laruin mo lang yung mga wordings dyan para hindi masyadong copy-paste. Pero almost the same pa rin yung thoughts sa inyong mga resume sa kanilang mga hinahanap. Okay? So I hope na makapagbigay man lang ako ng idea sa inyo kung paano maghanap na ng, or paano magawa ng mga resume. Dahil importante, sabi sa inyo, kahit alam ko ang mga kabayan nating Pilipino ay magagaling sa trabaho, subalit pagdating sa resume nga, ay dyan tayo sumasablay. No? So, alam na natin na yun ang problema, solusyon na natin. Kung meron kayong mga kakilala na gumagawa ng mga resume, pagawa nyo para makita or makuha ninyo yung idea sa paggawa. And then kung gusto yung mag-edit ng mga resume, kayo na mag-edit ng mga resume. Okay? So again, importante talaga yung inyong mga qualification. Ang importante talaga yung inyong mga resume na maayos yan na pagkakagawa. Okay? So again, ito ating pag-usapan ngayon. Ay pupunta na naman tayo doon sa job bank. No? Ito pong job bank ay andito po lahat. Marami po mga trabaho dito. Ito po ay Canadian website. Ito po yung mga legit dito. Pero, sinasabi sa inyo, pag may manghingi sa inyo ng pera, manginig na kayo, huwag kayong magbigay ng pera. Okay? Huwag na huwag kayong magbigay ng pera. Kahit pang sabihin nilang, oh, kailangan mo ng biometrics, blah, huwag kayong maniwala dyan. Okay? Importante muna, meron kayong interview, may job offer kayo, and then yan na, pag-usapan na yan lahat. Okay? So, yun ang mga tips ko para sa inyo. So, ganun pa mga guys, ito ating pag-usapan ay pupunta nga tayo sa job bank. At tingnan natin kung ano itong trabaho na to. So, ngayon ito po ay mga truck driver or long haul. Ito po ay nasa, sorry, sa British Columbia at 9 katao ang kinakailangan dito. At sana po ay mapabilang kayo, ang salary dito ay nasa 27.88 per hour, 32 to 40 hours per week. Yun po ang kanilang trabaho, no? So medyo full-time talaga siya. At ito po ay na-verify na sa job bank. And again, ito po ang sinasabi sa inyo. Ito pong yellow ring na to. Ito po ang sinasabi ko sa inyo na ang employer ay nag-apply na ng Labor Impact Assessment
ito po ang LMIA. Ang LMIA po, ito po siya yung permit upang kayo makapagtrabaho dito sa Canada. Kung walang LMIA, hindi kayo makahanap, hindi kayo makatrabaho. You're not allowed to work dito sa Canada. So, balit sinasabi dito, ang mga Canadian at permanent resident are able and encouraged to apply. Hindi sinabi ang Canadian at permanent resident ay sila lang ang pwedeng mag-apply dito. Are able lang and encouraged to apply. Okay? So, sana po intindihin nyo to dahil ito po ay napaka maraming nagtatanong dito. Okay? So, ngayon ito po yung kanilang overview ng trabaho na to. At kailangan natin ng English dito. Kayo man ay mga high school, may mga certificate kayo sa mga grade 12 ninyo or high school kayo or mga second year college kayo. Importante meron kayo mga certificate kung kayo man ay mag-apply. And again, kung kayo man ay may mga experience ng mga 7 months or less than 1 year, pwede kayo dito mag-apply. Subukan nyo lang mag-apply. So itong responsibilities na sinasabi ko sa inyo kanina, na ito po yung ayusin ninyo. Kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, ito ang unang ayusin ninyo. So again, ito po yung coach, colleague on new methods or work techniques. And then owner, operator, business skills, professionalism and customer service, arrange travel, related itineraries, and make reservations. Drive as part of two-person team or convoy. So, itong truck driver na to, sila po ay dalawang tao sa loob ng truck na to dahil siguro tumatakbo to ng 24 oras. So, again, drive lighter, special purpose trucks, load and unload goods, operate and drive straight or articulate trucks to transport goods and materials, oversee condition of vehicle and inspect tires, light, brakes, cold storage, or other equipment. So, ito sila ay mga basic to na kailangan mo talaga bago mo paandarin yung mga tractor or mga truck, kailangan na naka-inspect yan lagi. Everyday yan. Pag rotation ng driving, kailangan naka-inspect kayo. Pay and receive payments for goods, perform brake adjustment, perform emergency road assistance repairs, perform free trips in routine and post-trips inspection, and oversee all inspections of vehicles. So, ito importante yan. Dahil kung hindi maganda ang inyong mga truck, may mga problema sila, kahit man lang sira na yung ilaw, pag na ano kayo sa daan, na huli kayo ng pulis, yan na, may multa yan. No? Kasi ako po, pinasok ko rin yung pagiging truck driver noon. Subalit hindi lang ako nagtagal dahil naka one month and a half lang ako kasi hindi ko talaga kaya ang nabigatan ako eh. Record cargo information, hours of service, distance traveled, and fuel consumption. Transport and handle dangerous goods. So, importante yan, no? And again, yung mga certificates, license, membership, and course air brake endorsement, class 1, 1F, A, license semi trailer truck, no? So importante yan na meron kayong mga lisensya kasi kung wala kayong lisensya ay nako mahirapan kayo diyan. So ganun pa man sabi ko nga sa inyo na dito sa pagiging truck driver kailangan kayo ay maging attentive, no? Dahil ako po ay naging truck driver din ako, sabi ko nga sa inyo na ako po ay nakakuha ng class 1 at meron po akong air brake at S endorsement, no? So, pwede pa ako mag-drive ng malaking long haul, ganitong truck. Pwede ako mag-drive ng bus. Pwede ako mag-drive ng school bus kasi may lisensya ako niyan. So, again, sabi sa inyo, importante na talagang makuha ninyo yung mga kinakailangan nila. Yung mga responsibilities na yun. Kung kayo man ay may mga responsibilities sa pagda-drive ng mga truck, yung mga long haul na yan sa Pilipinas or kung kayo man ay nasa ibang bansa, subukan nyo itong mag-apply dahil ito po ay napakagandang opportunity kung kayo man ay mapili dito dahil napakarami silang hinahanap dito. Okay? So again, sabi sa inyo, sana po ay meron kayong natutunan dito sa ating vlog at marami po kong mga videos dito sa ating YouTube channel. Panoorin nyo lang dahil andito po lahat. No? Ang kanilang email, ilalagay ko lang sa description box upang kayo nga ay makapag
email na lang sa kanila. I-email nyo, okay? Sa tingin ninyo na kayo qualify dyan, i-email nyo, no? Mayroon kayong log, mayroon kayong mga inspection, may mga alam kayo sa mga inspection. Subukan nyo, ilagay nyo sa resume nyo, tapos applyan nyo. Okay? Yun ang importante. So, again, kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo at ako naman ay sasagot naman sa inyong mga comment dyan. At pwede nyo i-share itong ating video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada, at pwede nyo i-share sa inyong mga social media, sa Facebook ninyo, sa Instagram, sa TikTok ninyo. I-share lang ninyo yung ating mga videos. No? So, ganun pa man, kung hindi pa kayo napag-subscribe, sana po yung makonsider i-subscribe. At huwag nyo kalimutan lagi yung click ang notification bell para updating kayo tuwing meron akong in-upload dito sa ating YouTube channel. So, again, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panood at subaybay sa aking YouTube channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.